do you see yourself po in the next 5 to 10 years po? What's your future plans in politics, Mayor? If I may ask. Well, alam niyo, madalas kaya ako natatanong niya, no? Mayor, ano bang plan ninyo? Well, definitely ito. One thing's for sure, I am running for re-election as Mayor of San Juan in 2022. Napakarami pa ho natin kailangan gawin dito sa ating lungsod. Unfortunately, COVID happened. So, a lot of our projects medyo na-delay, no? Nasimulan ngunit na-delay dahil karamihan sa pondo ay kailangan na ituon sa COVID response, no? Sa quarantine, sa vaccination. Mm-hmm. So, even our manpower, no? We really had to divert not just the funding but the manpower. Most of our attention really is on COVID response. So, alam ko darating ang panahon na matatapos din ito. At marami pa akong kailangan tapusin dito sa San Juan. No? Pinangako ko noon ang pagbabago. At ako, tiwala po ako na nararanasan na ng San Juan ang pagbabago na ating pinangako. Kaya nga ang aming paglalaban dito ay ang pagpapatuloy na makabagong San Juan. So I will finish what I have started. I will fulfill all my promises. And I will continue to serve as mayor of San Juan. Now, what happens in the future? Like what I said, no? Dati nga, nung bata ako, pangarap ko mag-PBA. Ngunit sabi ng Diyos, hindi yan para sa'yo. Meron akong ibang plano para sa'yo. So I always adhere to whatever destiny God will give me. I work hard every day. Yeah? I do my tasks. Mm-hmm. I fulfill my responsibilities. But sometimes, maybe some things happen that changed your life, di ba? So, tingnan natin. But sa ngayon talaga, focus ako rito sa pagiging mayor. Okay. Before we end the show, let's play a game, ha? This is not a basketball game, but this is complete the phrase game po tayo, ha? Okay, okay. Game po ba tayo, Mayor? Ayan. Game, game, yes. Okay. First phrase, pangarap kong black. Pangarap ko? Pangarap kong black. Ano po? Pangarap kong pagpatuloy ang makabagong San Juan. At sana dumating ang panahon na maramdaman ng bawat San Juaneño na talagang pinagmamalaki nila na kami dito sa San Juan, ganito ang klase ng aming buhay. Ganito ang pamamalakad ng aming lokal na pamahalaan. I want every San Juaneño to be proud na kami dito sa San Juan, ganito kami. Yan ang pangarap ko. No? I've always wanted each and every San Juaneño to be proud of our roots, our heritage, and our city. Gusto ko rin talaga makilala, no, more significantly, no, yung historical significance ng San Juan, sapagkat dito po ang pinaglabanan, no? Dito nangyari yung battle of pinaglabanan kung saan si Andres Bonifacio ay umatake sa lugar na ito back in 1896. Natalo man sila Andres Bonifacio sa mga Kastila noon, ito naman ang naging hudyat ng mas malalaking pakikipaglaban na tuloy ang nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas. So I really want to see that San Juan will be given much more historical significance in our country. Okay. Ang pag-ibig ay parang blank. Nako, matagal ko nang hindi nalaro mga games. Ano naisip nyo, Mayo? Nako, hindi ko alam. Let's change. Sana all blank. Sana all hindi magka COVID-19. Yes. No, naranasan ko ang maging pasyente. Although I'm very lucky sapagkat nanatili akong asymptomatic, but for 14 days talagang I was in the hospital. I had to stay in the hospital dahil ang aking asawa po ay isang cancer survivor. So kahit na allowed naman for an asymptomatic person with sufficient space in the house to do home quarantine, I really chose to go to the hospital because ayokong mahawa ang aking asawa, ang aking mga anak. So sana talaga wala sa atin ng maranasan ito. We are seeing now
na tumaas nga ang kaso dahil sa Delta variant, ngunit unti-unti na siyang bumababa. So sana all ay hindi magka-COVID-19. Ayan. Maraming salamat po sa inyo for being Super Game, and we are happy to see a different side of you. Mayor Francis Zamora, any takeaways po rin sa ating mga viewers, especially for the youth out there who wanted to be like you in the future po? No? Ano po ang mensahe nyo para sa kanila po? Sa lahat po ng kabataan na nanonood ngayon, alam nyo, minsan may mga bagay sa buhay na hindi natin maintindihan. No? Ngunit, in the end, no, makikita natin na binibigyan tayo ng daan patungo sa isang career na makikita natin na magiging future talaga natin. No? Like my experience, no, I always wanted to be a PBA player. No? Ngayon, ako naman ay nabigyan ng pagkakataon maging mayor. Kung siguro natuloy ako sa PBA, no, hindi rin ako aabot sa puntong ito sapagkat ibang daan na ang tatahakin ko, di ba? Nalungkot man ako noon many years ago. Ngunit ngayon naman po, if I will rewind, di ba? I will always say I'm thankful for this opportunity because it is an opportunity to serve our people, and iba yung pakiramdam na nakakatulong ka. It's very very gratifying na yung maliit na bagay na, halimbawa, meron kang napagamot sa ospital, alam mong yung pamilyang yon ay nabago mo ang kanyang buhay, na-save mo ang buhay ni lola o ni nanay o ni ate, di ba? It's really the best experience. So, those who want to become public servants in the future, no, paghandaan natin to, hindi yan mahuhulog lang sa buhay natin. No? Kumbaga, you have to prepare, you have to work hard so that if and when the opportunity comes, handang-handa na kayo. What about your message po para po dun sa mga San Juaneños naman po? Baka may mensahe po kayo para sa kanila. Sa mga minamahal ko po San Juaneño, nandito po ang inyong Mayor Francis Zamora, at sana po ay naranasan na natin ang kaibahan ng makabagong San Juan. So for the last 2 years, nakita niyo naman po kakaibang pamamalakad, mga bagay po na hindi ginagawa dati, hindi natin nararanasan natin, na ngayon po ay nararanasan na natin. Kaya umaasa po ko na ang lahat ng ito ay nakakatulong sa inyo at sa inyong mga pamilya. At nandito lang po ako patuloy na maglilingkod sa inyo para rin po sa pagpapatuloy na makabagong San Juan. Yeah. Social media pages or website po na gusto nyo pong i-promote, baka pwedeng i-follow kayo nung mga taga San Juan and outside mga San Juan City na ano nyo po, fans nyo po, baka pwede kayong i-follow dun sa inyong social media pages. Ano po yan, Mayor? Okay, meron po tayong Facebook page, yung Mayor Francis Zamora. Ganun po ang Facebook accounts po natin. All Francis Zamora, pare-pareho lang po yan. Makikita nyo, magkakamukha lang yan yung mga accounts. At meron tayong Instagram at Francis Zamora 30, at ganoon din pong Twitter at Francis Zamora 30. At siguro bago magtapos, Rheena, gusto ko magpasalamat sa UNTV sa pagkakataong ito, at syempre yung memories ko na naglalaro sa UNTV Cup, no, kasama ni Kuya Daniel, no, it was a very fun experience, no. I was a bit younger then, about 8 years ago siguro, no. Medyo nakakapaglaro pa tayo ng basketball noon. Ngunit, papasalamat ako sapagkat nung ako'y nagsisimula pa lamang, nung ako'y Vice Mayor, pasimula pa lang ng Mayor, ay nandiyan po ang UNTV, sumusuporta po sa akin. So, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo, Mayor Francis Zamora, and more power to you, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin. And that's it for us tonight. Thank you for keeping us your Saturday night routine here at the Public Servant. We will see you again next time only here on Com Network. Please don't forget to like, follow, and share our official Facebook and YouTube channel. It's Com Network. Again, my name is Rheena Villamor Camara. Good night.